Pati ba naman manok, ninanakaw sa Legazpi, Albay? Yun nga lang, napurnado daw po ang pagnanakaw ng biglang magingay ang tandang. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Sa kuha ng CCTV noong Webes ng gabi, dahan-dahang naglalakad ang isang lalaki sa loob ng isang farm sa barangay Imalnod, Legazpi, Albay. Nagmasid muna siya sa paligid at nang makasigurong walang ibang tao, dahan-dahan niyang hinawakan ang manok na panabong. Yun nga lang, nagpumiglas ang manok at nag-ingay. Dahil dyan, nataranta ang lalaki at nabitiwan ang manok. Wala na siyang nagawa kundi tumakas. Kahit nakuna ng CCTV, hindi pa rin nakilala ang kawatan. Pwede naman po sila maghingi. Kwento ng may-ari, halos linggo-linggo na silang ninanakawan ng manok na panabong simula noong Enero. 11 alaga na ron nila ang natangay. Baliwala raw ang pinakabit nilang CCTV nitong Pebrero. Nagpalagay na nga po ng CCTV para hindi na masalasehan, kaso always na lang. Kaya yun, masakit na sa yung mental health namin, sa gabi-gabing walang tulog, abiktado na. Bukod sa pamilya Bitangkor, ninakawan din daw ang isa pang bahay sa lugar. Yung gabing yun din po, tatlo po dito sa aming barangay ang inatake nila. Yung isang bahay, kapitbahay lang po ni na kuya. Nakunan po sila ng tatlong cellphone and yung organic na manok. Pero hindi na raw katakataka ang talamak na nakawan ng manok sa lugar, lalo't uso ang sabo. Organisadong grupo po sila na kung saan inuna ang sequence po kasi nauna sa amin around 8:20 p.m. po sa amin. Tapos around 1 a.m. doon naman po sa kabila. Tapos mga around 3 a.m. po sa sentro naman. Feeling ko binibenta niya. Sa murang halaga kasi mga mahal din po yun eh, mga more or less 8,000 po yun ang isang manok. Bumuo na ang barangay ng task force na tututok sa seri ng nakawan sa lugar. Rumoronda rin daw ang mga tanod sa gabi para magbantay sa barangay. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5.